So muli natin palakpakan ang ating buhay na Diyos na tayo po ay nakapag-gather po sa umagang ito. At ang ating pong iglesia ay sumusunod po sa direktiba po ng ating government. At yung pagtitipon po ay hindi naman po fully dinidiscourage, no? Pero it is highly recommended na huwag magtipon. Pero po kung magtitipon ay allowed naman, kaya lang susunod pa rin po tayo sa direktiba ng ating government. Pero hindi dahil po tayo natatakot, kundi dahil po tayo ay sumusunod lamang po sa ating gobyerno. Kung ang ating kalooban ng susundin, ang ating will, ay tayo po ay mag-gather. Pero kung meron pong direktiba ng gobyerno sa darating pang mga araw, ay ating pong gagamitin din ang technology para tayo po ay magkakita-kita. Amen. Na hindi man po sa lugar na ito, kundi sa pamamagitan po ng ating kanya-kanyang Facebook. Kanya-kanyang cellphone. Amen po ba? Pero ngayon po ay ang direktiba po ay hindi po nationwide, kundi ito po ay national capital region lang po. No? Pero tayo po ay sumunod pa rin sa direktiba po ng ating gobyerno, kahit ito po ay specifically ay sa National Capital Region. Okay, are you ready? Amen, amen. So, ang pangalang Jesus, kanina po ay napakaganda po ng ating awit bago po tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon. Ang pangalang Jesus, ang siyang tanging pangalan lamang po na makapagbibigay ng pag-asa at makapagbibigay po ng magandang kinabukasan sa buhay ng tao. So, gaano kahalaga ba ang pangalang Jesus, no? Maraming pangalang Jesus. Jesusa, no? Si Jesus, no? Ay kumuha ng bayabas sa halaman o sa no? Sa punong kahoy ng bayabas. So, ano ba gaano pa kahalaga sa Bible ang sa pangalan ni Jesus? Whatever you ask in the name of Jesus, you will receive it, sabi niya. Di ba? Kapag binanggit yung pangalang Jesus, you receive everything. Okay? So, gaano po ito kahalaga sa salita ng Panginoon? That we need to understand. So, isa lamang ang pangalan na siyang sukat ay iligtas ng buong sangkatawan at yung pangalang Jesus Kristo. At ang namagitan sa Diyos at sa tao ay si Jesus. So, bilang tao, wala tayong karapatan sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos. We are sinners. Tayo makasalanan. Tayo nag-fail. Tayo nagkakasala. Okay? Ngayon, kapag ginamit natin ang pangalang Jesus, tayo ay magkakaroon ng karapatan. Kung ano ang sa Diyos, ay tayo ay may karapatan dahil sa pangalang Jesus. Kaya when you use the name of Jesus, it is not the name itself. Hindi po yung pangalan mismo kung bakit ang kagalingan, no? Ang pagpapala ay darating sa iyo. Kundi dahil siya ang bugtong na anak ng Diyos. Amen. Na kung saan siya lamang ang daan sa lahat ng bagay sa kanyang Ama. It is not the name itself. Amen. Hindi po yung pangalang Jesus, kundi siya lamang ang bugtong na anak at siya lamang ang daan, siya lamang ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya nga, when we say in the name of Jesus, it means, through Jesus, you deserve everything. Okay? Through Jesus, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga, the name of Jesus is very powerful. Why? Because He is the only Son and the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Kaya nga po, hindi yung sitwasyon, hindi yung sarili mo ang titignan mo, kundi si Jesus ang tinitignan mo sa puso mo. At ikaw ay may boldness, come in the throne of God. Sabi nga, na merong katapangan. Bakit? Dahil kay Jesus. Kaya kung sa sarili mo, sa sitwasyon mo, sa pang-araw-araw mong ginagawa, ay doon ka magdidepende at karapat-dapat ka dahil itong ginawa mo, mabuti ang ginawa mo, ito hindi mo ginawa.
hindi po magiging buo ang ating kumpiyansa sa Diyos dahil tayong lahat ay may limitasyon. But when you come in the name of Jesus, you have the boldness. Kaya nga, ang sino mang tumanggap kay Jesus ay may karapatan. Nabigyan siya ng karapatan, di ba? No? May binigyan siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Whoever received Jesus Christ, he has the power, no? No? To be called a child of God. Amen po ba? Kaya po, alam ko po, tayo protektado when we walk in the Spirit. We have the flesh. Okay? Protektado po tayo. God will never leave us nor forsake us. But if you are thinking about the natural things, yung ginagawa mo, hindi po yan 100%. Absolute truth. Napaprotektahan ka. But if you walk in the Spirit, in the name of Jesus, amen. Sa pangalan ni Jesus, absolute truth po yun, 100%. You are protected by our Lord Jesus Christ. Kaya nga kailangan po, conscious po tayo. Walk in the Spirit. Amen? Spiritual-minded is life and peace. Alright? So kaya nga kailangan po na tayo patuloy na mag-meditate ng Word of God sa buhay po natin. Now, this is the point. What I'm trying to point out now. Puro po protection, protection, protection. Mga kapatid, hindi lang po tayo dapat makasarili. Amen. Na poprotektahan kami ng Panginoon. Kung meron man nakasalamuhuan natin, hindi natin alam. Di ba? Kasi public po, pupunta pa rin tayo ng banko, pupunta tayo ng grocery, magtatrabaho pa rin po tayo. So hindi lang po tayo conscious that God is our healer, is our protector. Protector. But through us, kung ang taong man yan ay infected, through you, that person will be healed. So hindi lang sarili natin iniisip natin, protektado ako ng Diyos, protektado ako ng Diyos. Hindi po. Kapag kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, dadaloy sa buhay natin. Hindi tayo mahahawa, kundi magagaling pa yung taong yon. Kung paano ang mga apostles, dahil lamang sa kanilang anino, gumagaling ang may sakit. Baka po sa laway nyo, hindi sila maapektuhan ng virus, kundi sa laway nyo, gagaling sila. Oh, sabi mo, sa tabi mo, gagaling sila sa pangalan ni Jesus. Amen! O palapangan tayo po yung Ginoo. Oh. Hallelujah! Amen. Kaya nga po, mayroon po tayong tapang, mga kapatid, na kung saan ang iglesia ay isang avenue para sa ganun po ay magkaroon ng kagalingan at pag-asa mga tao. Amen po ba? Na kung saan ang church ay magkaroon ng impact. Hindi dahil poprotektahin ako ng Panginoon, puro ako. Kundi poprotektahin ako ng Panginoon, ako rin, at ako ay magiging magpapala na gagaling ang iba sa pamamagitan na ako'y gagamitin ng Diyos through me. Oh, amen? Hallelujah! Oh, so hindi lang po tayo conscious sa sarili natin, conscious din tayo sa iba. Yun ang tunay na pagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal na dumadaloy sa buhay ng isang mananampalataya na hindi lang kanyang sariling iniisip, kundi ang iba. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Okay po ba? Hallelujah! Kaya nga, wag lang conscious kayo sa sarili nyo, conscious din tayo na tayo ay gagamitin ng Panginoon. Okay po ba? Na sa pamamagitan mo, kahit hindi mo siya hawakan, o kahit hindi mo siya alam, because the power of God is flowing in you. You are protected. Amen? You are believing the power of God. And then through you, that person, mararamdaman niya, dadaloy ang kapangyarihan. Mag-ground mo sila kahit malayo. Amen? Amen? Ba, hindi kayo naniniwala? Hello? Ha? Hallelujah. That's good. Amen. So, forgiveness and faith, no, in connection of healing. So, yun po yung topic natin. Forgiveness and faith. So, in Mark chapter 2, tingnan po natin, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. At kumalat ang balitang siya'y nasa bahay.
Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganon? Ninalalapastangan niya ang Diyos, hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko, pinatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko, kagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis, habang ang lahat naman ng naroon ay namangha. Ano pong nangyari? Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Amen. Alright. So naway ito rin ang pagkakataon ng iglesia, amen, ay magamit na Panginoon, na kung saan po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay ang mga tao ay magpupuri. Amen. At yan po ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. We are the church. Now, forgiveness and faith in connection to healing. So sa ating pong nabasa, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, no? Nakita ni Jesus, no? Ang kanilang pananampalataya, hindi natin pinag-uusapan kung malaki o maliit ang pananampalataya. Napag-usapan na po natin yan. Di ba? Alright? Yung faith po kasi sa ating espiritu, that is the faith of the Son of God. Yun ay pananampalataya ni Kristo. Hindi mo pananampalataya yon. So yung understanding of this world, yun po ay pananampalataya mo sa mundong ito. Kaya ang mga bagay na hindi mo nakikita sa mundong ito ay pinaniniwalaan mo dahil naunawaan mo, kaya pinaniniwalaan mo yon. That is human faith. But the faith that we have in Christ, yung pananampalataya mo kay Kristo, okay? So mayroong faith in Christ at saka faith of the Son of God. So may pananampalataya ka sa Diyos, may pananampalataya ka sa Kanyang salita, may pananampalataya ka sa Panginoon, dahil sa pananampalataya ni Jesus na siyang ibinigay sa iyo. So faith is a gift. Isang gift ng Holy Spirit is faith. Love, joy, di ba? Hearing of the Word of God, faith cometh. Ano yung faith doon na lumalabas sa Word of God? Yun ang faith of the Son of God. Yun ang faith ni Kristo. The Word is Jesus Christ. Naintindihan mo muna natin. Kaya nga po, yung faith na yon ay kaya mo lubusang napaniwalaan ang Diyos na hindi mo nakikita, ay dahil yon ang faith ni Kristo sa buhay mo. Kaya hindi man natin siya nakitang namatay doon sa krus, pero naranasan mo. Bakit mo naranasan? Dahil sa iyong pananampalataya, at sa pananampalataya mo ay meron kang nakitang himahin. That is hope. Di ba? At ang pag-aralan po natin, ano yung nakikita mo sa isip mo, yon ang nagiging karanasan mo. That yon ang nagiging emotion mo. Kaya nga si Jacob, nung nabalitaan niya na namatay ang kanyang anak na si Joseph,
Pero ang totoo, hindi namatay si Joseph. Pero nakita niya sa kanyang kaisipan, no? Yun ang imahe, yun ang hope. Okay? Nakita niya yung hope na yon na napatay siya ng mga hayop, nagkalulay-lulay, no? Dinescribe pa niya. Alright? Dinescribe niya kung ano yung nakita niya sa kanyang isip dahil sa salitang narinig niya. At from there, ay siya po ay nagdalamhati ng mahabang panahon. Bakit siya nagdalamhati? Dahil sa kanyang nakita, sa kanyang isipan mula sa salitang narinig niya sa kanyang mga anak. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, it's about Jesus, it's about the love of God, unconditional, alright? Hindi condemnation ng Word of God, kundi walang kondisyon, kundi ang salita ng Diyos ay ito ay biyaya, ibig sabihin, we don't deserve it, hindi tayo karapat-dapat, pero dahil kay Jesus, ang mga salita niya ay karapat-dapat tayo, kanyang mga pangako karapat-dapat tayo dahil kay Kristo na siyang tinanggap mo sa buhay mo. Okay po ba? Amen. Alright? So, yun ang faith. It's about the faith of the Son of God. Kaya nga, ang listen, maliit lamang na mustasa na gagamitin mo ng iyong imahin, no, your hope, you can move mountain. You can move mountain. Kaya nga hindi pinag-uusapan kalaki. Kaya nga po sa English, their faith. Hindi niya sinabing big faith. They have big faith. No, it's only a faith. So Jesus saw, no, and behold, they brought to him a man sick of the palsy, laying on a bed. And Jesus, seeing their faith. Sino yung faith na yun? Yung apat na magkakaibigan. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng apat na ito. Hindi po dahil malaki ang kanilang pananampalataya. Kaya nga huwag mo sabihin sa sarili mo, siguro kaya hindi pa sumutugon ng Panginoon dahil maliit yung pananampalataya ko. There is no such big and little faith. It is about the faith of the Son of God. Amen. Na siyang tinanggap mo in your spirit. So mga kapatid, Jesus seeing their faith. Hindi dahil sila po ay nagdala ng may sakit, na kahit crowded, kahit bawal mag-attend, ay nag-attend pa rin sila. No? Hindi yon ang nakita ng Diyos, ng Panginoong Jesus, kundi ang nakita ni Jesus, yung faith nila, hindi yung action nila. Okay mo ba? Hindi dahil nag-attend ka, kaya ka may faith. Okay? Hello? Okay, hindi dahil sa action mo, kaya ka may faith. Kundi dahil sa faith mo, kaya ka nag-attend. Nakuha niyo mo ba? Amen? Hindi dahil sa action mo, ay mag-a-attend ako. Kasi may faith ako. No? Hindi po, dahil sa action mo, kaya ka may faith. Kundi dahil sa faith mo, kaya ka nag-attend. Nakuha niyo ba? Amen? Alright? Kaya nga po hindi yung gawa mo, yun ang nagpapatunay na may faith ka. Ang gawa mo ay dapat ay bunga lamang ng iyong pananampalataya. Okay? Hindi pinipwersa ang gawa, kundi bunga lamang ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nakukuha lamang sa patuloy na pag-meditate natin ng Word of God at nakikita natin ay si Jesus sa puso natin. Kaya nga si Jesus, ang nakita niya sa puso nila ay ang Diyos, ang kanilang paniniwala. Kaya nagawa nila ang bagay na yon ay dahil sa kanilang pananampalataya. Okay po ba? Kaya huwag kang manangan sa iyong gawa, kundi manangan ka sa ating Panginoon. At yon ang nakita ng Diyos, your heart. Amen? Kaya nga, God looks on the heart and that heart as a eye. Meron pong tayong mata sa ating puso. Lahat ay mayroong imahin. Unbeliever, believer, lahat. Pero anong imahin ang nakikita natin? Naway, the power of God, the love of God, unconditional. No? Hindi dahil sa gawa mo, kaya ka gagaling. Kundi dahil sa ginawa ni Kristo, kaya ka gagaling.
And that Jesus, seeing their faith, okay? At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paritiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Okay? But in English, sabi niya, okay, and behold, they brought to him a man sick of the palsy, laying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, son, no, tinawag na na siyang anak, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Magalak ka, lakasan mo yung loob, ang sabi niya. No? Sa Tagalog, no? Magalak ka, bakit? Kasi pinatawad na ang iyong kasalanan. At nakita din ng ating Panginoong Jesus ang pananampalataya ng taong paralitikong ito. Nakita rin niya. Hindi lang yung apat, kundi sa may sakit din. Bakit? Kasi siya po ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Okay? So, titignan natin. Pinatawad sa kanyang kasalanan samantalang siya po ay paralitiko. So, there is a connection. Forgiveness and healing. O forgiveness and faith. No? Ang forgiveness at ang pananampalataya ay may connection sa kagalingan. So, tingnan natin, verse 6. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. So, merong mga skriba, pariseo, na nag-uusap-usap nung sinabi ni Jesus sa paralitikong ito na kung saan sinabi niya, pinatawad na ang iyong kasalanan. Okay? So, nagbulong-bulungan po ang mga pariseo dahil sabi nga nila ay sabi nabasa natin na ang Diyos lamang ang may karapatan na magpatawad. Hindi nila alam na ang binabanggit sa kautusan ay si Jesus na darating na Diyos na nagkatawang tao. That is the law. Law, it points to Christ. Yun ang shadow ng law, yung coming Christ. Pero napoko sa mga pariseo at eskriba sa kanilang gawa, hindi sa sinasabi ng batas, no, na patungkol kay Kristo, kundi ang kinuha nila ang batas, natuparin. Hindi nila kinuha ang batas na ito ay pinapahayag niya ang patungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas. Okay? So, kaya ganun na lamang kanilang nasa isip. And in King James Version, ang sabi niya, and Jesus, knowing their thoughts, said, wherefore, think ye evil in your hearts. So, nalaman ni Jesus kung ano ang kanilang nasa isip. Okay? So, ano yung nasa thoughts nila? Okay? So, ang tao, hindi natin alam kung ano yung nasa thoughts ng bawat isa sa atin. But God knows what is in your thoughts and what is in your heart. Okay? Kaya hindi natin malilinlang ang Diyos sa ating buhay. Amen. At yun ang nais baguhin ng Diyos. Yung thoughts natin, kaya nga only the Word of God is powerful. Why? Because it divides the spirit and your thoughts, and that is the heart. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naliliwanagan ka na kung ano ang laman ng puso mo. Na ang sarili mo, ang siyang pinanaligan mo, ang pera mo, ang ibang tao pinanaligan mo, hindi ang Diyos, alam ng Diyos. At yun ang nais ng Panginoon na baguhin sa atin na tayo ay magdepende sa Diyos. At magdidepende tayo sa Diyos hindi sa gawa natin, kundi sa ating kaisipan. Na siya'y makilala natin sa buhay po natin. Okay? Kaya nga, ang mga taong ito, kung bakit sila nagbulong-bulungan, because their thoughts is evil. Kaya bunga po yun. Bunga po kung anong laman ng puso, yun ang gawa mo. Yun ang sinasabi mo. Alright? Kaya nga, ang binabago natin ay yung puso natin at ang kaluluwa natin ay bahagi ng puso natin. At ang spirito natin ay bahagi ng puso. Kapag ikaw ay born again, ang spirit mo ay bago na at nandoon na at kumpleto ng lahat ng bagay. Ang kailangan lang ay ang ating thoughts ay ma-renew. Amen? Dahil hindi na born again yan, nandyan ang pride, nandyan yung makasarili. Okay? Na kung saan ay makita ng thoughts natin, ang isip natin, ay ang Diyos, ay ang Panginoong Jesus. At kung nakikita mo siya that you are righteous through Christ, amen? Hello?
You are righteous. You are a child of God. Amen? Yun ang magiging action mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga you are coming from victory, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kaya ka righteous. In your relationship with God, you are coming from victory. When you see Christ, His holiness, His blessing, yun ang mag-guide sa iyo in every day of your life. Sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen? Okay? Kaya nga po, kahit walang coronavirus, kapag tayo po ay dwelling in the presence of God, dwelling in the Spirit of God, He will lead you. Hindi pagkatapos ng coronavirus, hindi ka na maghuhugas ng kamay. Kundi tayo'y magiging consistent. Because we are not following the human law, we are following a greater law. And that is the law of love. And that is the law of faith. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Amen. Yan, kapag pumapalakpak daw, ay nawawala yung virus. Alright. Nakita mo natin? Now, as we continue, in verse 8, ang sabi niya, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Okay? So, their heart is full of evil. Okay po ba? Now, how Jesus perceived their thoughts? Paano nakita at nalaman ni Jesus kung anong iniisip nila? Ano po sinasabi sa King James Version in Mark chapter 2, verse 28? Ang sabi niya, and immediately, when Jesus perceived in His spirit. So, paano niya na-perceive? Na-perceive niya in His spirit. It is not the Holy Spirit. It is His spirit. Okay? Iba yung spirit ng tao at ang banal espiritu. Hindi pareho yon. So, si Jesus ay tao. Amen. So, meron siyang spirit, soul, and body. Okay? Ikaw ay tao. Tao po ba tayo? So, meron tayong spirit, soul, and body. At ang naborn again sa atin ay spirit. Okay, kaya nga si Jesus, nag-grow din po siya. He grew. Luke chapter 2. He grew in stature. He grew in the favor of God and in men. So, siya lumago din sa Diyos at sa tao. Paano? Paano siya lumago? By understanding na siya ay anak ng Diyos. Nag-grow siya sa understanding. Hindi siya para maging anak ng Diyos, kundi siya'y anak na ng Diyos. Galing siya sa Diyos, eh, amen? He was sent. Hindi po siya linika, nakatulad natin. Siya po ay Diyos. Bakit? Kasi po siya'y pinadala. Hindi katulad tayo, created tayo. Siya hindi created. Nakita natin? At siya po ay may spirit. Siya rin ay tao. Pero kailangan, dahil siya'y tao, kailangan din mag-grow ang kanyang understanding. Kung sino siya in the spirit. So, ganun din po tayo. Born again ka, but you need to grow. You are a child of God. You are complete in Christ. So, ganun din ang Diyos. Kompleto siya. But he grew. And through His spirit, no, ay na-perceive niya. So, sa pamamagitan ng kanyang spirito, nalaman niya kung ano ang kanyang thoughts. Kaya nga mga kapatid, hindi lang tayo kailangan merong wisdom sa mundong ito. Hindi ka lang human, but you are a spiritual being. Amen. Hindi ka lang laman. Hindi ka lang nabubuhay sa mundo. Kundi meron tayong pwedeng dapat ipamuhay at tayo mabuhay sa spirit. That the mind of Christ, the mind of God is in your spirit. Kaya nga sa mamamagitan ng kanyang spirito, nalaman niya kung ano ang kanilang laman ng kanilang puso. And in his spirit, sa kanyang spirito ay nandoon ang banal espirito. Okay ba? Kaya nga, if you ask wisdom, God is willing to give you wisdom. Ask is not begging, kundi acknowledging. Amen? Prayer is an acknowledgement. Pagkilala who you are in Christ. Kaya nga, sa kanyang spirito, hindi sa kanyang sarili, kakayahan kung bakit niya nalalaman ng mga, kung anong iniisip ng mga taong ito,
No? Kundi dahil sa kanyang spirit, na nandyan sa kanyang spirit, ang Holy Spirit. Ito ang nagbigay ng karunungan sa kanya. So you have the wisdom of God. You have the mind of Christ because the Holy Spirit, ang Holy Spirit ay nananahan din sa iyong espiritu. Amen po ba? So, yun ang dapat nating maunawaan bilang mga Kristiyano. Okay? Kaya nga, hirap sa isang taong laging nakikinig ng mga negative. Kasi kung ano ang laman ng kanyang isip, doon siya dinadala. Kung anong laman ng kanyang isip, yun ang nagiging sistema ng kanyang katawan. Okay po ba? Kaya nga po, mag-ingat po tayo sa mga words because words are powerful. Death and life are in the power of the tongue. Kaya hindi ko po sinasabing huwag lang tayong makinig ng balita, kundi hindi tayo dapat mag-dwell. Amen po ba? Sa mga negative thoughts, kundi mag-dwell tayo who you are in Christ. Amen po ba? So kailangan ang katawan ang siyang alipin ng espiritu natin. Hindi ang katawan ang umaalipin sa ating espiritu. Okay po ba? Amen? Kaya nga po si Jesus ay nakita niya sa kanyang spirit. They saw reason within themselves. He said unto them, why reason ye these things in your hearts? And the Spirit of God, no, is in His Spirit. So yun, ay alam natin lahat ito. At last Sunday, nakita ho natin. Di ba? So renewing your mind is not overnight. It is a commitment. Alright? So kailangan ng understanding of God's Word, think spiritual, acknowledge every good thing that is already in you. It is already available. Everything is already available in us. Hindi ka nagmamakaawa sa Diyos para siya'y tumugon. Kundi tayo na nananangin sa Diyos dahil bago pa tayo mangailangan ay gumawa, makasalanan ka pa, binigay na sa iyo si Jesus. It is already available. Kaya ako, kuminsan napapayak ako kay Lord. No? Amen? Bakit ako napapayak kapag nagpipray ako? Kasi, no? Ang tigas ng ulo ko. It is already available. Amen? Ask, you receive. Sabi ng Bible, ask, you receive. Knock, it will open. Walang gap. No? Seek, it will find. You will find. So, nandyan na po. Alright? Kaya nga, kailangan lang po ay ang isip natin ay magkaroon ng lubusang pangunawa kung ano ang kalagayan natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. And ito po yung dapat natin gawin. Alright? So kapag ganun ang nangyayari sa buhay natin, it will make impact in our soul. No? Ang spirito, no, natin, na nandoon ang spirito ng Diyos, nandoon ang presensya ng Diyos sa buhay natin, it will create an impact sa ating buhay, sa ating kaluluwa muna. So, every personality, meron pong weakness. Amen? Meron tayong limitations. Alright? Sa buhay natin. But through the Spirit, because through renewing your mind, you see one thought and your thought is only Jesus in your spirit. Kaya nga nandun ang patience, growth, and understanding, and maturity in your mind. Okay? So hindi po siya, hindi po tayo nabubuhay dama dito sa dalawa. Okay? Hindi lang tayo nabubuhay sa nararamdaman natin, sa nakikita natin, at sa narinig natin sa mundong ito, kundi narinig natin ang tinig ng Diyos. Dahil ang spirito natin ay nalalaman natin kung ano, sino siya at ano siya na nandoon ang spirito ng Panginoon. Nakuha na po natin? Amen? So, nakakarinig po tayo. And the Holy Spirit, it always there for us. Amen? It will guide us in all truth. Okay mo ba? Amen? So, mag-create siya ng impact. At then, because of, this is the control center eh. Ito po yung control center eh. Sa buhay ng isang tao, yung kanyang thoughts, ang kanyang soul, ang control center. Kung ano yung gusto niyang maranasan, ay yung flesh ba o yung spirit niya. Ito yung may will. Okay mo ba? Amen? Kaya nga po, kapag carnal minded po tayo at hindi po tayo spiritual, think spiritually, not carnal mind.
Spiritual is about what Christ has done. That is spirituality. Hindi yung paggawa ng mabuti, hindi yung ministry, hindi yung pagbabasa ng Bible, pagtaks ng kamay, hindi spirituality yon. Yan ay bunga lamang ng yung spirituality. That is only a product. Being spiritual, you enjoy the love of God in your life. Unconditional, the grace. Grace means hindi ka karapat-dapat, pero karapat-dapat ka dahil kay Kristo. That is spirituality. So, hindi lang po tayo dapat carnal. Hindi ka lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. So, tayo ay nagdirektiba dahil tayo nasa mundo, pero hindi lang tayo nabubuhay dito. Amen po ba? Amen. Kasi, kakabahan po tayo. Kapag ganun, dito lang tayo nabubuhay sa direktiba ng mundong ito. No? Bawat makasalamuha mo, puro isip mo, ay meron baka ito, meron, baka ito, meron, baka ito, meron. Oh. Amen? Pero kung isipin natin, by His stripe, you are healed, you are protected because God is with you. And you, it's not only that God is with you, di ba? It will flow in your soul and in your body. Kaya tingnan nyo yung mata nito. Ang tinitignan niya yung bulaklak, ay yung butterfly. No, hindi siya nakatingin sa mundo, kundi nakatingin siya sa butterfly, yung life of Christ. Doon siya nakatingin. Amen? Kaya po mga kapatid, hindi po magiging walang saysay ang ating pagiging Kristiyano na kung saan hindi lang tayo dito nabubuhay sa body and soul, kundi we are living the whole being of our lives. Spirit, soul, and body. Amen po ba? You are a child of God. Di ba? So the Spirit of God telling you that you are a child of God. Kaya nga, ang Spirito mo ngayon, ang siyang nagsasabi ngayon, sa iyong kaluluwa na ikaw ay anak ng Diyos. Alright? Kaya nga si Jesus, he perceived what is in their mind, what is in their thoughts, because through His Spirit, because the Spirit of Jesus Christ dwells the Spirit of God. Nandoon ang Spirito ng Diyos sa buhay niya. Okay? Kaya nga po, yun po mga kapatid. Ang Spirito natin ang nagsasabing kung sino ka dahil ang Spirito ng Diyos ay lagi nandoon at siya'y laging nag-uusap sa atin. Amen. 24/7 nangungusap ang Spirito mo dahil nandoon ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen. And then, it will impact. Magkaroon ng impact sa kaluluwa mo. Magkaroon ng impact sa body mo. Naintindi mo natin? Amen? And then, it will get impact to other people. Oh, hindi lang po ang sariling iniisip natin. Dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Sa buhay mo. Okay mo ba? Amen? Oh, hallelujah. Okay? So, malinaw po ba ito? Alright? Kaya nga, when you believe, and then, your mind is continue to be renewed, and then you will continue to see Jesus Christ in your life. Amen po ba? Okay. So, magpatuloy po tayo. Sabi sa Mark chapter 2, verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong igaan, at lumakad ka. Ano mong madali? Ha? Alin ba daw ang mas madali sa mga sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo? Ano bang madali? Yung bang pinatawad ka sa kasalanan mo? O yung bitbitin mo ang iyong igaan at umuwi ka na? Ano sa palagay niyo pong mas madali? Ang mas madali ay yung pong pinatawad ka sa iyong kasalanan. Yun po yung madali. Kapag sinabi ko sa inyong pinatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan, madali po yun. Wala pong pinag-uusapan na ebidensya. Tama po ba yan? Mahirap po yung paralitiko siya, hindi siya makalakad, tapos sasabihin kong, you are healed in Jesus' name, tapos hindi nakalakad. Di ba? May ebidensya yon. Pero kapag sinabi mong, pinatawad ka ng Panginoon, wala pong ebidensya pinag-usapan yan. Dahil yan po ay very vague, no? General. Pero yung sabihin mong lumakad ka, tumayo ka, tapos hindi nakalakad, tumayo, ikaw ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Di ba? So mahirap po yun. Alright?
Kaya tinanong ng Panginoong Jesus, ano ba ang mahirap? Para sa ganun, bakit po niya tinatanong? Upang sa ganun ay patunayan ni Jesus na siya ay may karapatan na magpatawad. Okay? Kung ano ang iniisip nila, ay alam ng Panginoong Jesus. So sa panahon nila, ay mahirap po na ang isang paralitiko ay lumakad. Kaya nga namangha sila, sabi ba sa last verse ng chapter 12, verse 12, namangha sila, wala pa sila nakikita ganun. Yun ang mahirap. Okay? So, pagpatuloy natin. Ang sabi niya, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan, dito sa lupa, sinasabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Okay, so para mapatunayan niya, tingnan niyo, umingiti siya, lumaki yung ano niya, ilong at saka mata. Di ba? Oh, para patunayan ni Jesus, listen, para patunayan ni Jesus na siya ay may kapangyarihan na magpatawad sa lupang ito, sa lupa, dito sa lupa, ang mahirap ay ginawa niya. Anong mahirap? Yung sabihin niya sa paralitiko na tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Okay? So, nangyari nga po, tumayo nga ang paralitiko kagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. So yung mahirap na bagay ay nagawa ni Jesus upang sa ganoon ay magkaroon ng katibayan na siya po ay may karapatan na magpatawad ng kasalanan sa mundong ito. Okay? Alright? So, my dear brothers and sisters, ang pinaka madali ay ginawa ni Jesus at kung ang pinaka madali o ang pinaka mahirap sa tao ay nagawa niya. No? Yung pinakamahirap sa buhay ng tao ay nagawa niya, ano pa kaya ang mga bagay na hindi mahirap ay hindi niya gagawin sa buhay natin? Nakuha mo natin? So sa bagay na mahirap sa tao, ha, mahirap sa tao na nasabihin mo, limbawa, tumayo ka, mahirap sa tao yon. Na pagsasabihin mo lang siya na tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan, mahirap po yon. So kung sa isip ng tao ay mahirap yon. No? Sa isip ng tao, listen, ay mahirap yon. At nagawa ni Jesus ang bagay na mahirap sa tao, yung pakayang hindi mahirap sa tao ay hindi niya gagawin. Amen po ba? Nakuha natin? No, madali sa tao na sabihin mong patawarin ka ng Diyos. Sa iyong mga kasalanan, napakadali po yon. Mahirap para sa atin na paniwalaan ng isang paralitiko na tumayo. Okay? Ngayon, kung ang bagay na yun ay nagawa ni Jesus, ano bang bagay na mas madali para sa atin na hindi gagawin gawin ng Panginoon sa buhay natin? Ay mapalakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Okay? Kaya po, paralitiko po yun, no? Talagang walang magawa, pero nagawa ni Jesus. But in the sight of God, ha, yun ang isip ng tao. Okay? Are you with me? Yun ang pananaw ng tao. Ang mahirap ay yung tumayo paralitiko. Pero sa harapan ng Diyos, yun ang madali. Sa harapan ng Diyos, yun ang madali. Pero sa harapan ng tao, yun ang mahirap. Kaya baligtad, di ba ba? Madali sa Diyos ang magpatayo ng paralitiko. Mahirap sa Kanya ang kasalanan ay mapatawad. Amen? Kaya nga po, dinala pa niya ang kanyang bugtong na anak na Jesus para siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. At ang mahirap sa Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na natatangi para sa atin. At ang kasalanan ang dahilan ng lahat ng kahirapan, ang kasalanan ang lahat ng dahilan ng karamdaman. No? Yan ang bunga ng pagkahiwalay ng Diyos at sa tao. Ng Diyos sa tao. Amen. Ay nagawa niya na ibigay niya ang natatangid bugtong ng anak ni Jesus. Kaya sabi niya, Son, pinatawad na. Yun ang unang ginawa ni Jesus, pinatawad na. Kasi kapag ang mahirap na bagay, nagawa ni Jesus. Na, di ba? Dahil will be done. Kung ako lang po, ayaw ko mamatay. Pero dahil ito'y kalooban mo. Alam ni Jesus ang kalooban niya, hindi yung if this is your will, Lord. Hindi po siya if.
Thy will be done. Amen? So yun po yung panalangin niya. Kung ako lang, pero thy will be done. Dahil ito ang kalooban ng Ama para sa kanya, ay nagawa niya. At ang bagay na napakahirap para sa kanya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong ng anak. Kaya nga sabi ng Bible, ano pa ang hindi kayang ibigay? Kaya nga, nung siya'y pinatawad, amen? Yun ang mahirap para sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Pero, mga kapatid, nagawa niya na lahat ng kasalanan ng buong sa katawan, ito ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya nga isang tao ay pupunta ng impyerno hindi dahil kasalanan, kundi hindi niya ginawa ang pagtanggap sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Amen? Kaya ano ba ang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon o ibigay sa atin ng ating Panginoon? Amen? Are you forgiven? Amen? Are you saved? Amen? Are you full of Christ, full of grace, full of the love of God in your life? Amen? Ang bagay na yon ay binigay sa atin ng Panginoon. Ano pa ang bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon sa ating pangangatawan, sa ating financial, sa buhay po natin, na hindi kayang gawin ng tao yan, na ikaw ay maging anak ng Diyos. Hindi kayang gawin ng tao yan. Amen? Nang lahat ng pagpapala ng Diyos ay karapat-dapat ka, hindi kayang gawin ng tao yan. Kundi ikaw ay naging karapat-dapat dahil kinilala mo si Jesus sa buhay mo. Ano pang bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Kaya nga kapag sinabi ng Diyos sa atin, tumayo ka! Madali ba yung pinagawa ng Diyos kay sa taong ito? Hindi nga makatayo, tapos sasabihin niya, tumayo ka! Di ba? Sabi ng Jesus, tumayo ka! Hindi nga makatayo eh. Oh, sana tinulungan ni Jesus. Hindi niya hinawakan. Baka po may coronavirus ito. Di ba? Sabi ng Bible, hindi naman siya hinawakan eh. Hindi inutusan siya, hindi naman siya linehans. Yung iba, linehans. Pero siya hindi linehans. Dahil nakita niya ang pananampalataya ng taong ito. Napakahirap para sabihin ni Jesus sa taong ito na isang paralitiko, na sabihin niya, tumayo ka. Kaya mga kapatid, kapag sinabi ni Jesus sa puso natin, amen po ba? Yun ang dahilan natin kung bakit tayo nagtatas ng kamay, kung bakit tayo nagbabasa ng Bible, nagbibigay. Amen. Kung bakit natin sasabihin in Jesus' name. Dahil yan ay sinabi ni Jesus, dahil sa akin, no? Ikaw ay may karapatan sa lahat ng bagay sa aking Ama dahil sa akin. Amen. Tumayo ka. Ha? Ha? Buhatin mo. Ha? Bubuhatin ba sa paralitiko? Sabi ni Jesus, buhatin mo. Paralitiko nga eh. Pero alam ni Jesus kung anong laman ng puso ng taong ito. Kaya nga po, sinabihan na lang niya. At kaya niya nagawa yun. That is his faith. Hindi dahil sa kanyang pagtayo, ay may faith siya. Kundi dahil sa kanyang faith, ay siya'y tumayo. Amen. Kaya ang dapat lang natin gawin is to renew our mind, is to understand. Kaya ganun din po sa ating mundo. Para ang isang tao ay magbago, para ang isang tao ay maging masipag, para ang tao ay magawa niya ito, kailangan niya ng understanding. And to experience who we are in Christ, we need understanding. And understanding and renewing our mind is not one time, amen. Kaya tulong-tulong po tayo sama-sama. Amen? Alright? Kaya po, ang salita ng Panginoon ay patuloy nating i-meditate sa buhay natin. At dito po sabi niya, namangha at nagpuri sila. Bakit sila nagpuri? Dahil sa nakita nila. Mga kapatid, the church must make an impact in this world. Amen? Hallelujah! So, hindi lang tayo nagsasabing pinatawad ka ni Jesus. Hindi lang tayo nagsasabing si Kristo ay namatay para sa iyo, kundi magkaroon ng confirmation. Yung sinasabi natin ay may preba. Ang mga Pariseo at Saduceo, hindi sila naniniwala na siya ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan dito sa lupa at pinatunayan ni Jesus. Kaya mga kapatid, this is, amen, ito yung panahon na kung saan nila, let us move forward as a child of God. Amen. Na kung saan ang iglesia ang siyang itinayo ng Diyos.
Para sa ganun, ito ang kanyang gagamitin na dumaloy ang kanyang pag-ibig, dumaloy ang kanyang kapangyarihan. At hindi lang tayo nagsasabing pinatawad ka ni Jesus. Hindi lang nagsasabi na tayo namatay si Jesus, kundi maipakita natin na totoo ang ating sinasabi. Na sinasabi ni Jesus, pinatawad ka na at pinatunayan niya na may kapangyarihan siya sa pamamagitan ng lalaking ito ay tumayo sa kanyang pagiging paralitiko. Confirmation, there must be signs and wonders follows. Amen. Kaya kung titingnan po natin, kawawa ang church ngayon. Bakit? Sa nakita ko po, sa balita, hindi option ang church. Na dapat sana ang church, kapag may sakit, may kahirapan, ang church ay isang blessing. Kung paano si Jesus ay pinatunayan niya, maraming mga taong lumalapit sa kanya. Pero ang church ay mukhang hindi pwedeng lapitan. Hindi tayo pwedeng lapitan. Hanggang sa salita lang tayo. Hindi ko po sinasabing pipilitin natin magpagaling at puntahan lahat ng may karamdaman, kundi po, ang sinasabi ko po, let the power of God flow in us. Amen. Na kung saan hindi lang po yung sarili nating binless ako ng Panginoon, pinagpala ako ng Panginoon, pinagaling ako ng Panginoon, protektado ako ng Panginoon, kundi mag-create tayo ng impact, because dapat, for God so loved the world, that is the love of God. Ang love of God ay hindi po lang sa sarili natin, but we touch other people. Amen? Na hindi lang tayo nagsasabi na God is good, God is powerful, kundi si Jesus ay pinatunayan niya ang kanyang sinasabi ay totoo. Hindi dahil sa kanyang, hindi dahil sa kagalingan ng lalaki ito, naging totoo ang kanyang sinabi. Hindi po. Hindi dahil sa kagalingan ng lalaki ito, naging totoo. Hindi po ganun. Dahil totoo ang kanyang sinasabi, kaya ang lalaki ito ay gumaling. Okay? Alright? Kaya po, kung tayo ay magpipray ng may sakit in Jesus' name, hindi gumaling. Hindi ibig sabihin hindi totoo na siya'y pinatawad. Hindi totoo na ang Diyos ay hindi mabuti at hindi tapat. Dahil ang kanyang salita ay katotohanan na. Amen. May kagalingan, wala mang kagalingan, katotohanan pa rin ang salita ng Diyos. Pero, amen, hindi po dapat nagtatapos doon. Kaya nga sabi ni Santiago, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Kaya ang mga apat na ito, kung bakit sila nagmadali, no, hindi crowded. Because they have faith. Hindi po hadlang ang crowded. Hindi po hadlang, amen, ang virus, amen. Hindi po hadlang ang matagal mag-preach si pastor. They have the hunger. Amen. Diba? Oh, napakasarap po na tayo nagtipon, amen. Kasi kagabi po, nagdadalawang isip din ako dahil mayroon nagtatanong sa akin. Sabi ko, tuloy! O sige, sabi po na nag-text sa akin isang pastor, tuloy! Sabi niya, oh, may kasama na ako. Di ba? So, we act because of our faith. Amen? Hindi dahil sa iyong kagalingan, naging totoo ang salita ng Diyos, naging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi po. Hindi, gumaling ka, hindi gumaling, ang Diyos ay mabuti. Ang proteksyon ng Diyos ay laging nandyan sa buhay natin. Amen po ba? Because we cannot be a perfect man in this world because our body and soul is not born again. Isa pa lang ang born again. Ito pa lang ang perfect. Alright? Kaya magkakasakit pa rin tayo. No, matatakot pa rin tayo. But we can overcome because Jesus already overcome the world. Amen? Kaya nga in this world there is tribulation. Kaya po mga kapatid, bahagi na yan ng mundong ito. At ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. Okay mo ba? So hindi pwedeng gusto mong dumating ang Panginoon tapos hindi mangyayari ito. Mali ang Bible. Amen? Kaya nga rejoice. Hello? Rejoice! Magalak ka! Pinatawad ka na ng Panginoon lahat ng kasalanan mo sa buhay mo. Ano pa ang bagay na hindi pwedeng mangyari sa buhay mo at mangyayari sa ibang tao sa pamamagitan mo. Amen?
Hallelujah. Kaya nga kahit po laway lang ninyo, gagaling sila. Hindi po, biro lang yun. Amen? Hallelujah! Hallelujah. Yun po'y katotohanan, mga kapatid. That God revealed it to me. Sana po, i-meditate natin yun. That it is not only me, but through me. Amen? People will be blessed. People, I can touch people. Hindi mo masabihin na siya'y hawakan mo katulad ni Jesus. Hindi niya inawakan. Amen? Na kung saan po, hallelujah. Kaya sabi nga, huwag kang mag-panic buying, sabi niya ang ating government. Dahil ninanakawan mong yung kapwa. No? Kaya mayroon pong experience na nakapila. Tapos, hinakot na ang lahat ng kailangan niya at wala nang natira. Nung yung nakapila, wala nang nakuha. Di ba? So, hindi lang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Na kung saan, His wisdom, His power, His anointing will flow in us. When I'm weak, then I'm strong. Amen. When I'm poor, then I am rich. Hallelujah. Amen. Hallelujah. His grace is sufficient for me. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. So forgiveness and faith, ano, in connection of in connection to healing. So, mahalaga po yung forgiveness at mahalaga rin po ang pananampalataya. I perceive their faith. I see their faith. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Amen? Kaya po, nagbabasa kayo ng Bible, nag-a-attend kayo because you have faith in Christ. And that faith in Christ is the faith of the Son of God in your life. Glory to God. Amen? Kaya magre-rejoice po tayo sa panahon ng ganito. Amen? Meron pong worries, meron po, but amen, let us focus, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? It turned to sorrow into joy. Amen? Ang anumang sorrow, it can be turned into joy because of Jesus. Not because you are healthy, you are strong, you have money. No, hindi. Because of Jesus Christ. Kaya nga, for everybody, Jesus Christ is for everybody. Amen. Okay?